Dok, nagsusuka ang aso ko. Ano po ba dapat ang gawin? At ano po ba ang first aid nito? So ito ang ibabahagi ko sa inyo sa video ko na ito. Magandang araw po. Welcome back po sa aking channel. Okay, so paano ba ang dapat gawin o first aid kapag ang aso ay nagsusuka? Okay, so una, pinaka-importante ninyong gawin ay i-fasting ang inyong alaga. No? So huwag mo nang pakainin o pilitin kumain at least 12 to 24 hours. No? So, kung mga toy breeds na mga aso o puppies yan, at least 6 to 12 hours. Okay, so sa procedure na ito ay dapat nakakulong o nakatali ang aso upang matiyak talaga na wala siyang access anumang bagay na pwede niyang ngat-ngatin, laruin o kainin. No? At bukod dito, para matiyak din talaga natin na namomonitor natin sila. Kasi kung nakakawala lang po yan, baka doon lang pala yan sa sulok o sa damuhan na sumusuka. So, hindi po natin nakikita kung effective ba ang ginagawa nating fasting o hindi. Dok, hindi kaya lalong manghina ang alaga namin kung i-fasting o hindi namin papakainin? Kung sakaling manghina po yan, siguradong hindi yan dahil sa fasting. No? So, nangihina yan dahil malala o seryoso talaga ang sakit ng iyong alaga. No? At maski kasi papakainin ninyo ang asong nagsusuka, ay hindi po talaga kakain yan. No? So, pilitin nyo mang kumain ay lalo lang matrigger ang pagsusuka ng aso. No? So, parang tayo lang yan actually. No? Kapag nasusuka tayo, tapos humihilab yung ating tiyan, at pilitin natin kumain, ay lalo lang tayong masusuka. So, ganun din yan sa mga aso actually. No? So, pilitin nyo mang kumain sila ay lalo lang susuka. Sa halip ay hayaan nyo na lang muna na makapagpahinga ng husto ang tiyan through fasting. Okay? At kapag hindi na magsusuka yan, no? So, saka nyo na lang subukan na pakainin. No? So, hindi po mamamatay ang aso kung hindi yan kumain ng 12 to 24 hours. Kaya wag po kayong mag-alala. Yun ngang mga naglalanding aso, di ba? Higit pa sa 24 oras yan na hindi yan sila kumakain, nababaliw doon sa babae, pero hindi naman sila namamatay, di ba? So actually, nakakatulong pa nga itong fasting para ma-stimulate ang immune system. No? So malinis ang bituka at makapagsimula ang healing process kung meron mang gasgas o sugat sa loob ng stomach ng iyong alaga. Kaya huwag po kayong mag-alala na i-fasting ang iyong alaga na nagsusuka. Okay? Pangalawa, ang dapat niyong gawin ay i-rehydrate niyo ang inyong alaga parati. No? So, painumin ng tubig na may halong electrolytes. No? So, syempre, sa pag-rehydrate, huwag rin yung kakasuka lang ngayon ay magbigay kayo kaagad ng rehydrating fluid. So, kung kakasuka lang ng inyong alaga, ay mag-antay po muna kayo ng at least 2 to 3 hours bago kayo mag-offer nito. Ang gawin yung pang-rehydrate ay gumawa po kayo ng 2 to 3 slices ng luya sa isang basong mainit na tubig at hayaan nyo munang lumamig ng kusa at saka nyo haluan ng 1 sachet na hydrate or orisol. No? At ito po yung gagamitin yung pang-rehydrate sa inyong alaga. Okay? Ang luya ay kilala na natural remedy na nakakatulong para sa mga pagsusuka talaga. No? So, as first aid and as natural remedy sa pagsusuka, ay makatwiran po ito na gamitin. Okay? At pangatlo, kapag hindi na sumuka ang aso at nakikita nyo may interest na siya sa pagkain, ang unang pagkain na ibibigay ninyo ay mga malalambot na pagkain dapat. No? So, katulad ng plain lugaw or sirilak, pwede nyo himayan ng nilagang manok, for example. No? So, pero kung meron naman kayong mapagbilhan na prescription food or gastrointestinal diet, much better po ito. No? So, mabibili nyo po ito sa mga veterinary clinic maski walang reseta. Okay, so kung ang dahilan ng pagsusuka ng iyong alaga ay dahil lamang sa mga ordinaryong problema, no? So, katulad halimbawa ng mga food-related causes, no? So, nakakain ng mga sira o panis na pagkain, nasubraan sa pagkain or overfeeding, no? So, lactose intolerance. So, as long as masusunod ninyo itong suggestion ko na ito, ay tiyak, mawawala rin yung pagsusuka ng iyong alaga. Ngayon, kung talagang magpatuloy ang problema, ang pagsusuka, malamang hindi yan simple or ordinaryong sakit. No? So, kailangan nyo talagang gawan ng paraan na madala sa doktor para ma-examine ang husto. No? So, malaman kung ano yung sakit talaga at mabigyan ng tamang mga gamot. Laging tandaan na hindi po lahat ng uri ng sakit ay kaya ng home remedies. No? So,
kung despite of fasting, rehydration, ay hindi talaga mag-improve ang aso ninyong nagsusuka, ay huwag na hintayin na lumala pa ang sakit, no, so bago dalhin sa vet. Okay, so I hope may napulot muli kayong kaalaman sa video kong ito, at salamat sa inyong oras at panonood.